seniors natin doon. Ngayon, nung namigaya tayo niyan at talagang kumakalat na na gagawin natin 2,000 bantuan yung mga allowance nila, yung City Hall, nagtaas na. Ginawa na 1,000. So, yan po yung mga ginagawa ko. Tinataas natin yung standards dito sa Maynila. Ngayon, nagbibigay tayo ng masasarap na ayuda. Kailangan magbigay ka na rin masasarap na ayuda. Tinaasan natin yung allowance ng seniors. Tinaasan na rin nila. Nagbigay na tayo ng mga tulong medical, mga SB mobile clinic. Sabi nila, magagawa rin sila ng mga mobile clinics nila. So, ito po yung hangarin ko eh. Itaas yung kalidad ng serbisyo para yun ang sundan. Yun ang sundan ng mga namumuno. Yun ang sundan kung sino man yung susunod na mamumuno. Kaya nga po, ako ginagawa ko ngayon pa lang katulad nung ngayon, nagtaka-groundbreaking lang nung malapit nang itayo na dialysis and diagnostic center. Lahat po ang ginagawa ko galing sa sariling pera. So, kung kaya kong gawin sa sarili kong kakayanan, dapat kaya rin yung ibang tumatakbo. Yun ang naman ang hamon ko eh. Gumamit kayo ng sarili niyong pera. Huwag niyong gamitin yung mga pinagawa niyo dati na pera naman ng taong bayan. Diba, inutang niyo na nga, binenta niyo na yung ari-arian ng Maynila, wala na kayo halos tinira. Tapos ipapamukha niyo pa na yung mga ginawa ninyo para sa mga tao. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika eh. Diba, pinagawa, inutang mo, binenta mo, tapos yung pinampagawa mo, ipapamukha mo pa sa mga tao. Mali po yun. Kung sarili mong pera yung ginamit mo, pwede yun. Pero kung pera din ng taong bayan, nabaong pa sa utang, ngayon, wala nang, hindi ko alam kung paano mabayaran yan at paano babawiin yung mga ari-arian na binenta mo. Kailan po ka na New York para sa marathon? Next week po. Next week, punta na po New York para tumakbo sa New York Marathon, kami dalawa po ni Ria. Kumusta ang preparation? Part na to ng workout, no? Actually, part na to. Yun yung medyo mainit. Nag-basketball tayo minsan. Puno po ang schedule natin araw-araw. Yun, nakikisalamuhan sa mga tao. Lumalakas ang resistensya natin kasi araw-araw naman tayo nagsisipag. Parang training na rin. Pero minsan, pag may mga bakanting oras, tumatakbo po kami ni Ria. Talagang part ng lifestyle ko is, you know, nakamig sobrang busy. Find time for health and fitness. Yes, kasi pinapakita natin na kung kaya mo magkaroon ng disiplina sa katawan, sa goals mo, kaya mong gawin yan sa ibang mga bagay sa buhay mo. Kaya ganoon naman yun in any field. Mapapolitika, mapapublic service, mapanegosyo, maparelationship. Kung successful ka sa isang bagay at kaya mong gawin na successful sa isang bagay, magkaroon ng disiplina, talagang paghusayan, magkaroon ng focus, kaya mong abutin kahit ano. Yun yung pinapakita natin, kaya ginagawa natin yung iba't ibang bagay na ginagawa. Sorry, late ako. Sige. Anong birthday wish mo kay Isko? Sorry, late ako. Birthday wish? Lagi namang good health and pagpalain ng Panginoon. Sabihan natin yung gumawa na mabuti. Yun na lang. Gumawa tayo na mabuti sa mga tao. Saan ang pakaalak na sa birthday? Christmas? Alam mo yung wish ko simula bata ako, love, peace, and prosperity sa buong mundo. Simula bata ako yun lang. Paulit-ulit, wala akong gusto sa sarili ko. Ang wish ko lagi para sa ibang tao. Yes, di ko may regalo ko kay Isko. Regalo? Yung pagkapanalo ko para sa taong bayan kasi ang panalo ko ay panalo ng taong bayan. Panalo ng bawat Manileño. Sam, nagpaalam ka na sa Will to Win? Break ka muna. Nag-break ka muna. Nag-file file na tayo ng COC. Medyo mahirap po yung araw-araw. Medyo ilalaak ko po yung oras ko sa mga Manileño. Maraming humihingi ng tulong. Kahapon, nasa Delpan Evacuation Center yung mga mobile clinics natin, yung mga mobile kitchen natin. Alam niyo po, kahit hindi ako umiikot, lahat ho ng servisyo ng Team SBI umiikot sa buong Maynila. District 1 hanggang District 6. Mga mobile bodega, SB mobile clinic, mobile kitchen, lahat po yan umiikot. Lalo na yung mga kabuhayan. Kanina, kaka-announce ko lang po, mamimigay na naman kami ng sangkatutak na mga kabuhayan package sa Monday. So kung pwede kayo pumunta, namimili na ho kami ng mga kababayan natin na pagbibigyan na naman ng mga livelihood at kabuhayan. Franchise business para sa lahat. Kasi po, minamalay nila yung ginagawa ko. Puro lang daw ako ayuda.
So, sabi ko, sa tagal kong nagsishow sa Dear SB, puro kabuhayan yun eh. Puro pang matagalang tulong yung ginagawa ko. So, ito po, eh, pagpapatuloy lang yung ginagawa kong pagbibigay ng kabuhayan. Kaya nga po sa Monday, mamimigay na naman tayo ng isang katutang na negosyo para sa mga Manilenyo. Opo, opo. Actually, yung pagtakbo ko sa New York, for charity din yun. May papa-operahan kaming mga kabataan na may cleft palate. I'm part of the Smile Train team. Last year, sa London Marathon, tumakbo rin ako. Nagpa-opera kami ng more than 100 kids. So this time, dalawa kami na riyan, nakapag-raise na kami ng malaking fund, pampa-opera ulit ng nagpasandaang mga kabataan sa cleft palate nila. So, hindi lang pagbibigay ng inspirasyon, hindi lang pang pang sariling help, pero tulong rin sa mga kababayan natin, lalo sa mga kabataan may cleft palate. All Saints Day. So, tapo. Kahit wala po ako, tuloy-tuloy yung pagtulong. Yung mga pagkain natin, mga libreng sakay. Actually nga po ngayon, Sabado, papalabas po sa Dear SB yung mga natulungan natin na nakatira ho sa Manila North Cemetery. Mamaya po yan ipapalabas, binigyan natin sila ng mga kabuhayan, negosyo. Kasi ang pinagkakakitaan lang nila doon ay paglilinis sa mga puntod. Tayo as negosyante, yan ang advocacy natin. Nagbigay na ako sa kanila ng kabuhayan mamaya po sa Dear SB. Ito po yung mga 20 plus years o 30 years nang nakatira sa loob ng Manila North Cemetery na hindi nabigyan ng pansin. Noong pumunta po kami doon at nagbigay kami ng masasarap na ayuda, sila po yung mga lumapit sa akin at tumingin ng kabuhayan, kaya binigyan ko po silang kabuhayan. Mamaya po yan, ipapalabas sa Dear SB sa GMA. Sobrang hirap na yung Maynila eh. Alam nyo kung makikita mo lang yung kalagayan ng mga kababayan natin sa Maynila, sa pinakamahirap na syudad sa buong Pilipinas. Kahit ikaw, siya na yung capital, pero nandito yung mga pinakamahihirap. Walang ibang ginawa, kundi humingi ng tulong sa akin, panggamot, panghospital, pagkain. Kawawa na po eh. Kung walang titindig, wala na mangyayari. They've been ruling Manila, itong mga gulayats na to, has been there for more than 20 years, magka 25 years na. Wala pong na-improve, lalong lumala, lalong dumami yung mahihirap. So kung walang magbabago sa pamumuno, walang magbabago sa Manila. Ako po, in-offer ko lang yung sarili ko, kapalaran ko, experience ko po sa pagninegosyo, sa pag-angat ko sa sarili ko, pag-angat ko sa buhay ng maraming tao. Yan lang naman yung gusto kong dalhin sa Maynila para matulungan ko mabago yung mga buhay ng mga Manilenyo. Sabi ko lagi, tutulungan ko silang tulungan sa sarili nila. Gaya ng storya ng aking tagumpay, gusto ko magtagumpay yung kwento ng bawat Manilenyo. SB, halimbawa sa Pasig, sinusulong yung transparency. Ikaw, ano yung gusto mo maging tatak? Ay, kasama po yan. Lagi ko pong sinasabi, ang ating plataforma ay libreng healthcare o kalusugan pampahospital, libreng gamot, 2,000 monthly allowance sa mga senior citizen at PWD, transparency sa lahat ng proyekto, kasi itigil na natin yung korupsyon, kasi sa lahat ng project, nandyan ang korupsyon, nandyan yung SOP, gagawin natin open bidding yan, ilalabas natin yung magkano yung kontrata, sino po ang contractor, magkano ang ginastos, ipapalabas natin yan. Actually nga, babawasan natin yung ibang proyekto na maraming korupsyon. Ilalagay natin yan sa tulong, direkta sa tao. Yung mga allowances, yung mga kabuhayan. Yan yung importante. Hanggang di mo sila bibigyan ng trabaho, kabuhayan, walang magbabago sa buhay ng mga tao. Kung puro ka lang ayuda, katulad yung ginawa nila. Kaya daw nila binenta yung iba't ibang ari-arian like Divisoria, Harrison Plaza, sa City Colleges of Manila. Umutang sila ng almost 20 billion. Dahil lang daw sa ayuda. Anong nabagong buhay dyan? Tanong ko, ilang beses lang kayo nakakuha ng ayuda? Isang beses, yun na yun. Kung i-divide mo yung billion-billion ha, sa population ng Maynila, dapat ang isang tao nakakuha, kulang-kulang, 150,000. Tay, yung nakuha mo pang ayuda, halagang 150,000. Ha? Diba? Wala pa. Wala pa siguro isang libo. Hindi ko alam. Isang beses ka lang nakakuha. Diba? Ikaw na yun. O, paano?
paano mo sasabihin hindi namin kayo ginutom? Yung isang beses lang nagbigay ng ayuda, hindi mo na ginutom yung Maynila. Napaka mababa. Bukod po doon, eh nung pandemya, halos lahat po ng tao noon namigay ng ayuda eh. Yung Quezon City namigay ng ayuda. Makati namigay ng ayuda. Pasig, Calameo Vico namigay ng ayuda. May binenta ba silang ari-arian nila ng bilyon-bilyon? Wala naman. Umutang ba sila ng bilyon-bilyon? Hindi rin. Anong ginawa nila? Nag-reallocate lang ng pondo. Dapat para sa proyektong to, ibigay natin sa tao. Ganun lang po kasimple. Hindi ko alam bakit pinakon sa utang yung Maynila at binenta yung mga ari-arian para daw may pang-ayuda sa ito. May isang beses mo lang natanggap. Ito ha. Wala ka po eh. Ang haba ng sila tapos sarating kami doon. Wala daw pong pondo. Matapong na. Pero, ay, alam mo ba na umutang ng bilyon-bilyon? At nagbenta ng area na bilyon-bilyon para daw pambili ng ayuda. Oh, so, yan po ang hindi alam ng mga kababayan natin. Yan ang hindi alam ng mga tao. Dali kasi mamuto sa, ano, eh, sa social media, sa mga patawag, yung sasabihin, di kayo nagutong, binigyan ko kayo ng ayuda. Pero kung tatanungin mo yung mga tao, wala naman natanggap. Kung nakatanggap isang beses, yun yung bilyon-bilyon, eh ako namigay ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, eh, hanggang Dubai, namigay kami ng ayuda. So, wala namang inutang, galing sa sariling pera. Hindi pwede yun eh, kailangan may explanation. Saan napunta yung pera? Saan napunta yung dapat na 150,000 para sa isang Manileño? Bilyon-bilyon yun, i-divide yun. Diba? So, yung 1K na... Saan napunta? Manila. Sa Manila. Narinig ko sa kanila, narinig ko lang yung boses sa Manileño. Hindi naman sa akin galing yan eh. Sa pag-iikot ko yan, sabi ko nga, sila rin yung nag-udyok sa akin na, Sam, tulungan mo kami. Wala na kami 20 years, 25 years nang namumunulan na bago sa buhay namin. Diba, kung patuloy na mangyayari yan, ano bang mangyayari sa Manila? Diba, ako po yung bless ng Panginoon with the resources, with the skills, business acumen, kapag-aral naman tayo sa UP Diliman, valedictorian, konting mag-iisip tayo. At ang pinaka-importante po, yung malinis na hangarin. Kasi maraming magagaling magsalita. Pero kung nasa loob mo naman, ikinahin ka na ng sistema, wala na kong mangyayari sa Maynila. Failure pa rin po. Speaking, kapag-tap na nag-progress ng debate, kaya nila ngayon ha-ha. Sobrang okay po ako kasi wala naman akong dapat explain. Ang mas maraming kailangan explain, sila po eh. Sila yung gumastos ng kabal ng Maynila, sila gumastos ng bilyon-bilyon. Sila mag-explain saan napunta yung mga binenta nilang ari-arian, yung mga inutang nilang bilyon-bilyon. Sila dapat mag-explain. Ako po, ang ginagawa ko lang eh, pinapakita ko anong mga dapat gawin. Nagbigay ng trabaho at kabuhayan, tulungan yung mga senior citizen ng PWD, magbigay ng libreng pang-hospital, pang-pagamot, libreng maintenance medicine, at allowance sa mga kababayan natin. Diba? Yan ang ginagawa ko. Magbigay ng mga servisyo diretso sa tao. Yan po ang gusto kong gawin. So, anytime, pwede kami mag-debate. UP graduate tayo. I've been debating since high school. Wala pong problema yan. Kapag wala kang tinatago, hindi ka matatapat mag-debate. Gina GCS.